So, my message today is about generation. Henerasyong matatag, malakas, ang loob at may pag-asa. That's my message for today. Dapat po nating malaman, maunawaan na ang lumang tipan ay hindi po sinulat para pandagdag lamang sa ating pag-aaralan. Hindi lamang ito para magbigay ng kasaysayan, kundi ito ay pinahintulot ng Diyos o nalagay sa Biblia upang ipaalam sa atin kung ano ang mga dapat nating gawin. No? Dapat nating gawin at mga bagay na hindi natin dapat gawin. No? Mas in-specify po doon yung mga importanteng mga bagay. Bagamat sa bagong tipan ay ito yung tinalakay, subalit mas binigyan ito ng kahulugan at masigit natin maunawaan ang mga bagay na nais gawin natin at kung yung mga bagay na ayaw ng Diyos na ating gawin. Sa aklat po ng Roma chapter 15 verse 4, ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay sinulat para turuan tayo. At sa magitan ng kasulatan, tayo'y magiging matatag at malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa. Hallelujah. That's my title. Tayo ay magiging matatag, malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa. Every generation, ano, hindi lamang po yung ating generasyon, kundi dapat sa lahat ng generasyon at sa mga susunod na generasyon, kailangan nating maging matatag, malakas ang loob at lagi may pag-asa. Ang isang henerasyon ay isang panahon o bilang ng taon na tumutukoy sa mga tao ng anumang partikular na panahon. Nagsasaad ito ng katangian ng isang partikular na klase o uri. Tulad ng isang masamang henerasyon o isang matuwid na henerasyon. Ang isang henerasyon ay may dalawang pangunahing katangian. Ano yung katangian ng henerasyon? Una, karaniwang sumasaklaw ito sa isang tagal ng panahon o sa saklaw ng panahon ng mga 20 hanggang 30 taon. Siyempre, yun yung panahon na ang tao ay nagpapakasal, nag-boyfriend, and then siyempre, parang boyfriend, papapakasal. Naalala ko ang paalala ni Sister Stella sa kanyang pamangkin si Liz ngayong kanyang karawan. Huwag ka munang mag-boyfriend. Saan ka na mag-boyfriend kapag ikay mag-aasawa? Ay, tama naman. Kasi yung iba kasi, nag-girlfriend para at nag-boyfriend. Hindi lang ito sa mga babae. Yung mga lalaki, para lang masabing ako may girlfriend. Pero dapat po, ang may paglilasyon ay seryoso. Hindi para pandagdag lang na palamuti sa atin. Para masabing, ako sa aming barkada, ako lamang ako wala. Boyfriend, ako lamang ako wala. So, going back to generation. Ang henerasyon ay yun ang mga edad, yung 30 hanggang, yung 20 hanggang 30 taon. Ito yung mga panahon na ang mga tao ay nagpapakasal, ano? Nagkakaroon ng anak. At ito yung panahon din, ito yung mga edad na sumasaklaw na magkakaroon ka ng anak para naman sa susunod na henerasyon. So every generation meron yang uri, merong klase, merong kaugalian, ano? At mayroon ding mga bagong bagay na nangyayari sa bawat henerasyon. Okay? Pangalawa, ang mga miyembro ng isang henerasyon, o halimbawa, katulad ng aming generation, kami nasasakop dahil ako ay 1967, eh maaaring tawagin ako ay nasasakop sa panahon ng Generation X. Hindi dahil sa Generation X, panahon ng X-rated. No? Although, yan ang panahon na nag-uso rin ang mga Betamax. Wala pa rin mga CD. Yung mga lubos ng Betamax, VHS, na hindi na inabot ng generation na yun. So ito yung mga membro ng isang generasyon na nakararanas ng mga makabuluhan o natatanging pangyayari sa halos parehong panahon. Sabihin, nagpapangabot yung bawat generation. Halimbawa ng mga generasyon, ito po yung gusto kong bigyan ng linaw. Ang mga traditionista, no, merong generation ng traditionista, merong tinatawag na baby boomer, merong Generation X, at yung panahon na yon, yung tinatawag na millennial. Yeah, diba? Narinig nyo yun, no? Kahit kami yung mga millennial. So, medyo lagyan natin ang konting definition o pagkaunawa ang bawat generation. Ang mga traditionista,
Ito ang henerasyon ng ating mga magulang. Ang mga taong pinalak sa pagitan ng taon ng 1900 hanggang 1945. At marami pang nabubuhay dito ngayon, aking magulang. Ang mga taong ito ay pinakamatandang nabubuhay sa ating henerasyon ngayon. Sapagat wala naman ngayon kung ang edad ay 121. Bagamat pinakita ko lang sa araw sa FB, 124, pero napakabihira na noon. Siguro sa isang bansa, baka hindi pa makadalawa, tatlo, o baka hindi pa makasampo. Ano? So, ibig sabihin, ito yung mga edad na ngayon panahon ito, mga 80 hanggang 90. Bihira naman yung nakaka-isang taon. At kung meron pa isang daan taon, hindi mo na rin makakausap ng matino. Mga bagay kung sino ka nga. Ang henerasyon ito ay dumaan sa mga World War. Siyempre, World War II, na nabubuhay pa ngayon, na pinadala sa Korean War. Sa Korean War, ang pagkatapos ng Women's Rights Movement, ang Red Scare, panahon din ng Radio AIDS. Ang henerasyon ito, itong tinatawag na traditionista, itong mga taong nabuhay noong 1900 to 1945, sila'y lumaki sa tradisyonal na nakliyar na pamilya. Ano ibig sabihin? Isang may asawa na lalaki at babae kasama ang kanilang mga anak. Ito yung tradisyonal, no? Ito ay simulang umulat ang mga union ng mga manggagawa. Yan. Tayo na ng mga union. At kailangan ang trabaho ay masasabi nilang hindi masyadong naging masaya itong mga generation na ito. Masyado silang seryoso. Seryoso sila. Wala pa noong, siyempre, wala pa noong mga bagay na pwedeng mga aliwan, maliban sa ilang mga sports, ilan pa lang. At bihira pa dahil nakapokus sila sa pag-rebuild ng mga bansa. Natapos na ang World War, marami din nung nangyari mga pandemya. No? At doon din nagsimula yung panahon ng pagtuturok ng mga bakuna. Nagsimula yun ng mga 1940s, pagamat 1900s pa lang, ay sinisimula na ipatubad sila. Pero nagkaroon ito ng malawakan noong 1940s. So pagkatapos noon, sumunod naman yung baby boomer. Ano naman itong henerasyon ito? Ito yung pinanganak noong 1946, siguro masasabi natin hanggang 1964, baby boomer. Tinawag silang mga baby boomer dahil halos eksaktong siyam na buwan pagkatapos ng World War II, ang sigaw ng sanggol ay narinig sa buong lupain hanggang sa napunta ang buhay sa loob ng mga bahay. Ang tradisyonal na pamilya ay nagsimulang maghiwalay sa resulta ng pagtaas ng rate ng diborsyo. Nagkaroon na ng mga paghihiwalay ang mga mag-asawa. Kung may kasangkot sa dalawang magulang, ang mga ina ay natili sa bahay habang ang mga ama ay nakikita bilang espesyal na kailangan palatin na may pag-iingat. So, ang ama nangangalaga ng kanilang kabuhayan. At ito yung panahon na karaniwan na bihira ang mga babae na kapag-aaral. Dahil ang sinasabi ng magulang, alay niya naman ay sa bahay din lang. Pero, nagsisikap ang mga babae na maging kapantay ng mga lalaki. Ito yung pasimula. Habang nagmula ang mga baby boomer, ang pag-unlad ng buhay sa mga tinatawag na suburban, no? Katulad ng yung malalapit sa mga syudad, hindi na lamang bukid, yung katawa yung suburban, yung mga suburban area, ang tawagin. Katulad ng ating lugar, masabi nung una, ito yung panahon ng agriculture, ang lahat. Balita ko noon, ito yung maraming mga centuries, sa mga parang ng mga palayan. Pero sa panahon ng baby boomer, ay nagsimula na umulan ang buhay ng mga tao. Ang mga baby boomer ay dumaan sa isang mahabang panahon. Nabubuhay sila sa pamamagitan ng kilusang sibil. Nagkaroon din ng digmaan sa Vietnam. Ano? Matagal yun, lalo na ito ay ramdam na ramdam ng mga Amerikano, bagamat ang digmaan ay nasa Asia. Yung Cold War, yung iringan ng bansang Amerika at ng Russia. At apektado rin siyempre ang buong mundo. Dahil lahat naman tayo nakatingin sa malaking mga bansa, katulad ng Amerika, na noon naman ay yung USSR. At nagsimula ang panahon ng space, no? the age of space, o yung tinatawag na paglalakbay sa kalawakan. Simula na yan. Ang mga tao ay... Ang baby boomer ay kilala na bilang makasariling henerasyon. Ito yung me. At nakita bilang isang, nakita na yung
lumaganap yung kasakiman, ang mga tao ay ambisyoso, at naging materialistic. Naging materialistic ang mga tao. Sa pagtuturo at maging sa ating bansa, ay para pagang kulang na lamang ay itulak ang lahat ng mga anak ng panahon yun na makapunta ng Amerika. May mga area tayo dito sa maging sa bayan ng San Pascual. At sa dito sa lalawigan ng Batangas, na halos ang mga tao ay nagpunta ng Amerika. Ang tawag doon ay American Dream. Pangarap ng taong maharating ng Amerika. Dahil naroon yung tinatawag nilang Land of Milk and Honey. Yun ang paniwala nila. At ito ay pinapangarap ng mga magulang, lalo na sa kanilang mga anak. Na paglaki at ang mga bata, itinatanim sa isipan ng paglaki ko, pupunta ako ng Amerika. Katunayan, meron natin itong grupo ng mga Boy Scout, no? Na nagpunta ng Amerika. Yung iba hindi na bumalik. Kung tawagin nila yung tumalon, nag-TNT, dahil naroon na nga naman sa Amerika eh. No? At maraming gumagawa ng mga Pilipino, yung mga seaman, bumababa na ng barko pagdating sa Amerika. Hindi na uli sumasakay. Nagtatago na naman. Yung ibang mga turista noon, kaya nga naghigpit sa ating panahon ng Amerika. Bago ka makapunta, kainamang daming interview, mga eksaminasyon, mga requirements ang hihingin sa iyo bago ka magkaroon ng visa. Noon, madali ang pumunta, pero ang ginagawa, sinasamantala ng marami. Tao, lalo na sa Pilipinas, maging ang ibang bansa, ginagawa ito. Bilang mga anak na dumaan sa mga seryosong digmaan, hindi nasasangayon sa politika. Ang henerasyon ito ay lumago sa mga panahon ng mga kontragyera, yan, lumabas na yung mga kontragyera, no? Lalo nang pinasigla ang tinatawag na palarong pandaigdigan, mga Olympic. Sumigat ang mga sports, ano? Sa panahon ito, lumabas na yung mga hippies noong 1970 at 1980, no? Ang kanilang pangunahing mga ipinaglalaban kasama na ang anti-government, ang paniniwala sa anumang posible, pantay na karapatan at pagkakataon ng personal na kasiyahan at paglago, naging optimist ang mga tao, no? Ang ideya ng pagiging kasangkot sa paggawa ng isang pagkakaiba, yung tinatawag na pagkakapantay-pantay, nagsimula na dito, no? Yung tinatawag na team working, simula na rin. At sinunod ang sistema ng paniniwala ng paggastos ngayon. Mag-alala sa alaunan kasabay ng pagtatanong sa lahat. Gusto ng mga baby boomer na magtrabaho at sinasaalang-alang silang nakakakita ng mga workaholic, inilalagay nila ang 60 oras at higit pa sa trabaho bawat linggo. Ito yung workaholic ang mga tao. Yung halos ayaw nang tumigil. Gusto nilang yumaman. No? Sa magitan ng paggawa, na-invento na yung tinatawag na 50 hours sa loob ng isang linggo na paggawa. No? At ang mga baby boomer ay hinihimok na magtrabaho upang mapaulan ang kanilang alaga sa sarili at pagkikilanlan na nais ilagay ang kalidad sa kanilang trabaho. Narito na yung mga, nauso na dito yung mga nagdo-doctorate, no? Yung aral na ng aral. Simula ito noong pa. Sumunod dito, itong baby boomer, edad ko, ito yung aking mga magulang. O, ito yung mga magulang na nanganak noong mga 1970. Eh, pa rin ako, magulang ko, yung baby boomer. Sumunod naman dito, yung mga edad ngayon ay binarang na year 2000 pataas. Ano naman yung Generation X? Ito yung henerasyon na ipinanak sa pagitan ng 1965 hanggang 1980. Yan, kami yun. Kilala ang mga post-boomer or Generation X. Ang Generation X ay pinanganak sa mga baby boomer dahil ang pagiging seryosong mga workaholics ng kanilang mga magulang. Natutunan nila na alagaan ang kanilang sarili ng maaga sapagkat ang kanilang mga magulang ay hindi kinakailangan doon. Kinakailangan doon upang gawin ito para sa kanila. Ito yung panahon na ang mga itong Generation X. Bihira dito sa panahon ito yung mga estudyante na nagpapatulong sa kanilang magulang paggawa ng assignment. Ito yung mga panahon na talagang ultimo pag-enroll, ayaw nilang may kasama, kaya nila. Naalala ko noon, nung edad ko ay 7 taon pa lamang, ay ako'y nasusuko na ang ina na mamalingke sa bayan. Bagamat sinasamahan ako ng aking lola pagdating. Pero nagagawa ko na magbiyahe. Wala pa akong 10 taon natutunan ako magluto.
Eh ngayon, 30 anos na, hindi pa marunong magsahing ano. Di ba? Ito yung panahon na bata ka pa lamang, eh natututo ka na maghapon. Sa bagay ngayon din naman. Pero noon ay yung kailangan mo magtrabaho para ka makatapos. Kailangan mo magtrabaho para magkaroon pa ng sariling pera. At wala pa noong mga Jollibee. Ang Generation X ay unang henerasyon na naging ang mga batang nag-aalaga dahil sa mga ang inaasahan na magtrabaho sa labas ng bahay. Yes. Ito rin yung panahon ng mga nanay ay nagtatrabaho na rin. Panahon na nagpunta ng ibang bansa ang mga nanay, nagpunta ng Hong Kong, ng Israel, at hanggang ngayon naman naroon pa ulit marami. Sa mataas na rate ng diborsyo, ang mga pamilya ay palaging lumalayo sa normal na nakliyat na pamilya na marami mga solong magulang ang nagsimulang patakbuhin ang sambahayan. Totoo yun. Dito nangyari yun na halos lumagalat na yung mga single parent. Hindi dahil sa sila'y nakalak sa pagkadalaga o pagkabinata, kundi dahil sa nakihiwalay. Ang Generation X, ito ang henerasyon na pinapanood ang Amerika na nawala na ng lakas na tumayo sa buong mundo habang ang halang mga politiko ay lumingon sa kasinungalingan at panluloko. No? Bagamat noon nakatuon ang panahon, nakatuon ang lahat ng tao sa Amerika, ito yung panahon na parang humina na ang impluwensya ng Amerika. Ito yung panahon na sumisikat ang Japan dito sa Asia. Hindi nagtagal, sumikat na rin ang Singapore, ang Korea. Then, nakilala na rin ang Germany, ang kalang mga sakyan. At ang ekonomiya na simulang tumagal para sa isang mas masahol na kalagayan. At ang mga magulang ni Generation X ay madalas na umaalis. Ang Generation X ay nanirahan sa maraming iskandalo, krisis sa enerhiya, no? Nagsimula na ditong magka-problema sa mga nag-aaway-away na sa ano, sa langis. Ito rin yung panahon na kinakailangan magpatay ang ating gobyerno ng ilaw para makatipid. Ito rin ang panahon na ang tao ay unang nakatugtong sa buwan, ang pagbawas ng mga corporate, dahil pagkatapos ng Cold War, yan, wala na ang Russia, ang USSR, na dissolved, natin na namang nag-iwalay ng mga bansa. Ang henerasyong ito ay naging kilala upang potensyal na hindi gawin ng mahusay ang panalapit tulad ng ginawa ng kanilang mga magulang. Masyado na hindi na masyadong seryoso sa pag-iimpo. Maingat sa kanilang, bagamat ang iba ay maingat sa kanilang pera, no? Ang Generation X ay nangasiwa sa kanilang buhay, no? Sa trabaho at panlabi ng may pananagutan, dumaan sila sa moto na gumawa ng mas matalino at hindi mabigat. Dito na yung panahon na hindi mo kailangan na ikaw ay maging hard worker. Kailangan mo lang maging marunong. Kailangan mo gamitin ang iyong talento. Dumaan sila sa... Ang edukasyon ay tinitingnan bilang isang paraan upang makarating doon. At sa totoo, dahil sa puntong ito, ng oras, ang edukasyon ay naging mas mahalaga kaysa dati. Alam niyo bakit? Kasi ito yung panahon na di bali nang hindi maganda ang iyong bahay basta may diploma ang iyong mga anak. Dahil ang paniwala ng mga magulang nung magulang ng yung baby boomer, kapag ang mga itong henerasyon na ito, ang mga anak nila na mapag-aral ay magdadala sa kanila sa magiging maayos ang kanilang buhay. Ang isang diploma sa high school ay naging tulad ng ginto sa nagtatrabaho sa mundo. Hindi ka na pwedeng mag-apply kung wala kang tinapos kahit man lang high school. Lalo na dito sa ating bansa. Dahil ang kanilang pag-aalaga bilang mga bata at ang Generation X ay napapagkatiwala sa sarili. Iyon ay madalas na pinag-uusapan ang otoridad tulad ng mga boomer na sihiya sila sa pagtatrabaho. Ngunit umaasa sila para sa isang kaswal at kapaligiran sa pagtatrabaho. Hinahangad para sa isang mas makabuluhang linya ng trabaho. Walang isyo sa paglipat mula sa trabaho patungo sa trabaho. Ito yung panahon na kailangan mong maging regular. No? Hindi na yung hanap ka ng hanap. Gusto ng mga Generation X na makapasok at makagawa ng kalidad ng trabaho. Wala silang masyadong pakialam sa pagsulong sa trabaho. Ngunit higit na pagmamalasakit sa tinatawag na paglalakbay sa buhay. Ito yung Generation X. Ngayon, ito namang millennial. Ang kilalang mahirap na intindihan sa
sa mga millennial ay ang mga pinanak sa pagitan ng 1981 at hanggang year 2000. Hanggang ngayon, ito na yung ating mga anak. Anak na ito ng generation. Maraming mga palayaw para sa generation ito. Kilala sila bilang Generation Y, Generation X, yung Generation X, yung Eco Boomer, Ship Friendship Officers, 24/7. Dito rin nakilala yung 911. So marami pa ano. Sa gayon, iyon ay dahil kung gaano nila ninanais ang pagkakapantay-pantay at kung paano pinilit na sila ay tama sa politika. Yung 24/7, hindi sila natutulog. Ito yung panahon na wala nang pahinga ang mundo, ano, lalo na sa mga syudad. Nauso na dito yung mga restaurant na 24/7, gasoline na 24/7, at iba mga establishment na 24/7. Pati ang mga tao, 24/7, may nagtatrabaho na sa gabi. Wala nang pagkakaiba sa marami ang gabi at araw. Kung ikay panggabi ka at sa araw, ano natutulog. Ito yung mga panahon ng millennial, panahon ng mga TikTok, panahon ng social media, Ito yung panahon ng panatili ng teknolohiya sa bawat isa sa generasyon ito. Kapag ang ilan sa kanila ay sa wakas ay natutulog, ay natitira. Ang iba naman ay nagising at habang nagte-text pa sila, nag-chat-chat, ano? Ang mga pamilya ng millennial ay pinagsasama sa iba. Ito yung halo-halo, lahat ay magkakapatid. At madalas, pinamumulaan ng solong magulang o ng mga lolo at lola. Ito yung karaniwan na naiiwan na lamang ang magulang. Isa na lang ang nag-aalam. O minsan, ang nag-aalam pa ay hindi mo magulang. No? Dahil umaalis ang mga magulang, hindi naman sila nag-iwala yung karaniwan, pero nag-iibang bansa at iniiwan na lang ang mga anak. Sa kanilang lolo o sa kanilang tiya. Kaya marami rin sa panahon nito na nag-aalaga ng halang mga pamangkin. Ang millennial ay pangunahing impluwensa ng pandaigdigan ay ang kinabibilangan na 1911, turismo, digital media. Yan. Lalo na sa ibang bansa, yung pamamaril sa paaralan, paglaki ng bilang ng mga anak sa mga magulang na nag-divorce o naghiwalay, yung epidemya ng AIDS, na, naging palasak, pati yung mga dengue, lalo sa ating bansa, no? Ngayon pa ay ang buong mundo ay nag-aranas pa ng pandemya ng coronavirus, legalization ng kasal ng gay, ano pa, naging palasak na sa anumang bansa ay pinaglalaban ang karapatan ng mga LGBTQ. Ano? Bagamat sila naman may karapatan, pero gusto nila ay yung karapatan ay magkaroon ng sariling CR. Kaya minsan naasiwa mga babae, hindi maintindihan. Kasi pag ikaw ay gay, ito ka pa rin sa lalaki dahil lalaki ka pa rin. So, pero ito yung maraming mga issue. Ito yung karanasan sa pulisya. Kita natin sa ating bansa. No? Bagay na yung madilim na pamumuhay. Maging mas marami at kung sa larangan ng politika, ito yung panahon na talamak yung bilihan. Yung ang boto ay pinagbibili ng mga tao. Pinagpapalit sa oriente, sa semento, pinagpapalit sa 500 piso, nagsimula ito sa 300, 500, 1,000. At balita ko ngayon ay panahon na sa pamilya ay mga 10,000, 20,000 ang bilihan. Ito yung panahon na nawala na ng kabuluhan. Sinasabi lang na merong butuhan, pero ang totoo ay kapag ikaw ay tatakbo ka kandidato, kailangan mong may milyones kahit palang kung sila. Barangayan palang nagastos na ng marami. Lumaki silang nasa ilalim at nakadepende sa kanilang mga magulang. Madalas, nanais gumawa ng anumang makakaya upang maprotektahan sila mula sa mga kalupitan ng mundo. Ito yung kulang na lamang ay samahan. Hindi lang sinasama sa pag-aral. High school na pinag-i-enroll pa ng magulang. Halos college na pinag-i-enroll pa rin ng magulang. Nag-a-apply na trabaho, gusto pa rin samahan ng magulang. Ito yung panahon ng millennial. Ano? Talagang gusto ng magulang nakikita lahat ng ginagawa ng kanya. Para magang masyadong binaby itong panahon ng millennial. At makikita nyo sa panahon na ito, ito yung, bagamat taro pa rin ang mga teenage pregnancy at ang mga bata nag-aasawa. Pero ito yung panahon na mas marami ang nag-aasawa sa late nilang edad. Not compare nung nakaraan, Generation X, nag-aasawa ang mga tao noon. Lalo na yung baby boomer, nag-aasawa, wala pang 20 anyos. Pero ito panahon ng millennial, ito yung panahon na
Minsan 30 anyos na eh, parang wala pang plano mag-asawa. Kasi gusto nila, masaya sila sa kanilang pamilya. Maraming pinag-aaliwan, may television, may social media. At kahit doon sa mga Kristiyanong komunidad, ay makikita natin ang kaibahan. Ang mga millennial ay ambisyoso at may mas malalaking pangarap. Ngunit madalas ay hindi nakatuon sa kundi nangailangan sila lagi ng patnubay ng mga magulang. Parang lagi nilang kailangan muna magtanong kahit may pamilya na may asawa na. Bumili na sariling sasakyan, nagmamaneho, pero mapla, tatawag pa sa magulang. Ito yung panahon na lahat pa ng bagay gusto mong ipaalam. Yung pang-uma, masyadong malaki yung inaasahan mo doon sa mga magulang mong nabuhay sa panahon ng henerasyon ng ito. Ang kanilang mga, ito yung panahon na hawak nila kanilang mga gadget at umaasa kanilang mga magulang. Nagkaroon sila ng nakahigit na edukasyon na ngayon ay tinitingnan bilang isang kinakailangan upang magtagumpay sa buhay. Naging malaki lalo ang pagpapahalaga sa pag sa isang kurso. Gusto pang kumuha o magdagdag pa ng alam. Gusto pang mag-master, mag-doctorate, at kung meron pang higit pa doon, mag-aaral pa ulit. Ano? Ito yung panahon na kabi-kabila ay mayroong seminar. Sa kaman tumungo, kabi-kabila ay may mga event. Ito yung panahon din lalo sa Pilipinas na hindi na uso yung okasyon sa loob ng tahanan. Ginagawa na sa mga event set. Ito yung panahon ng millennial. Lahat gusto ng maging maganda. Ito yung panahon na hindi mo na kinakailangan umalis sa bahay para ikay mag-grocery at mamalengke at bumili ng iyong kailangan. Ito yung panahon ng Shopee, Lazada, panahon ng Amazon, panahon ng online selling at online shopping. Panahon ng Netflix, hindi mo na kinakailangan pumunta ng mga malaking sinihan para manood ng pelikula. Nasa bahay lang. Ano? So, ito ang tinatawag na millennial generation. Ito yung henerasyon ng mga millennial. So, sa bawat henerasyon, ano man ang henerasyon dumadaan, kailangan pa rin ang pagsasanay mula. Kailangan pa rin, letter A, sa bawat henerasyon na kailangan ang pagsasanay mula sa Diyos. Ano pa mang henerasyon ang iyong pinabibilangan, lalo na sa panahon ito, kailangan nating sanayin ang bawat isa ng mga bagay tungkol sa Diyos. Ang kakayahan ay hindi automatikong nangyayari tulad ng paalala sa atin ng banal na kasulatan. Tingnan natin ang aklat ng Hukom, chapter 2, verse 8 to 15. Ang lingkod ng Panginoon na si Josue, na anak ni Nun, ay namatay sa edad na 110. Inilibing siya sa kanyang lupain doon sa Timnat Heres, sa kabundukan ng Ephraim, sa hilaga ng bundok ng Gaas. Nang mamatay ang mga tao sa henerasyong iyon, yung panahon ni Josue, yung lahat ng kanyang kasabayan, pati yung kanyang anak, nangamatay. Yung panahon ang inabot ni Josue, ang sumunod na salinlahi ay hindi nakakilala maging ang mga ginawa niya para sa Israel. Hindi na ituro. Nalimutan nila ang Diyos. Gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa imahe ni Baal. Sabi po ng verse 12, tinakwil nila ang Panginoon, ang Diyos, ng kanilang mga ninuno na siyang naglabas sa kanila sa Ehipto. Sinunod nila at sinamba ang iba't ibang Diyos ng mga tao sa paligid na galit ang Panginoon dahil tinakwil siya ng mga ito at naglingkod kay Baal at kay Astoret. Dahil sa galit ng Panginoon sa Israel, pinabayaan niyang lusubin sila ng mga tulisan para samsamin ang kanilang mga hari-harian. Pinabayaan din sila ng Panginoon na matalo ng mga kahaway nila sa paligid at hindi na makakayanang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Kapag nakapaglaban sila, pinapatalo sila ng Panginoon tulad ng sinabi sa kanya, kaya labi silang nahirapan. So sa bawat henerasyon, napakahalaga na tayo sanayin ng Panginoon, lalo na sa mga Christian community bilang mananampalataya. At ito yung panahon na, bakit ito nangyari sa panahon na ni Josue? Dahil sa pangunahing kakulangan kung bakit nila nalimutan ang mga ginawa ng Diyos at ang mga panuntunan ng Diyos. Una yung lack of leader. Nawala na ng leader. Ito yung panahon na maging ito yung panahon na Gideon na ayaw nilang tumayo at pangunahan ang kanilang bahay. So, in every generation, mayroong kahinaan na nangyayari. At ito ay mapapagtagumpayan lang natin. Manatili lang tayo maging malakas, may pag-asa at malalakas ang loob. Kung tayo ay handang magpasanay sa Panginoon. Sabi po ng Kawikaan chapter 11 verse 24, pabagsak ang bansa kung ang namumuno nito ay walang gumagabay. Ngunit kung maraming tagapayo, tiyak na ang tagumpay. Nawala na yung mga leader na nagtuturo, hindi lamang ng mga bago at modernong bagay, kundi mga leader nagtuturo tungkol kung ano ang pamantayan ng Diyos.
ano ang mga alituntunin at itinuturo ng salita ng Diyos. Ganun po kahalaga ang pagsasanay ng Diyos sa bawat henerasyon. Ano mga henerasyon ang ating kinabibilangan? Inabot man tayo ng henerasyon na ito ng millennial, katulad ng aking panahon o panahon pa ng ating mga magulang, kailangan nating patuloy na sanayin ang ating mga anak, tayong lahat sa salita ng Diyos. Because of lack of learning, sabi po ng Hosea chapter 4 verse 6, napapahamak ang mga mamamayan dahil kulang ang kaalaman nila tungkol sa akin, sapagkat kayo mismong mga pare ay tinanggihan ang halamang ito. Ibig sabihin, mga pare, mga naglilingkod sa Diyos. Kaya tinanggihan ko, kunin kayo bilang mga pare ko, kinilimutan ninyo ang kautusan o kaya kinilimutan ko rin ang mga anak ninyo. Kailangan natin ang pagsasanay mula sa pera. Pangalawang bagay, ang bawat kasunod na henerasyon ay kailangan maghanap ng kanilang sariling lugar at relasyon sa Panginoon. Bawat panahon. Katulad ngayon, panahon ng social media, panahon ng millennial, pero hindi na mahulugan na doon tayo magdidepende. Walang kabuluhan ng lahat ng ating natutunan, nalalaman, anumang panahon na ating kinabibilangan kung hindi tayo matututo ng mga aral at mga palatutunan na itinuturo. Kaya dapat bawat henerasyon, kailangan nating hanapin ang ating sariling space paano tayo makipag-relasyon sa Diyos. Amen? Siyempre, hindi mo pwedeng i-apply. Hindi mo pwedeng lahat i-apply yung panahon ng Generation X o ng Lady Boomer sa panahon na yun, maging sa church. No? Yung awit doon, ay maaaring hindi na ngayon akma dahil pagbago man ang tempo ng mga awit, pagbago man ang teknolohiya ng tao, huwag natin kalilimutan. Kailangan natin hanapin ang ating space ng ating relasyon sa Diyos. Amen? Ang Diyos ay walang mga apo. Tandaan natin. Siya ay mayroong mga anak. Sa madaling salita, ang bawat henerasyon ay kailangan magkaroon ng isang personal na karanasan at sanayin na tumayo bilang nagdadala ng katotohanan sa kanilang henerasyon. So anumang henerasyon na ating kinabibilangan, kailangan natin ng isang karanasan at kasanayan sa harap ng Diyos. Upang tayo ang magdala ng katotohanan, tayo ang maging ilaw at asin, anumang henerasyon tayo na naroon. Sabi nga po ng Acts chapter 13 verse 36, basahin ko sa English. For David, after he had served God's purpose in his generation, fell asleep and was born among the fathers and underwent decay. Hindi si David ang tinutukoy dito dahil nang matapos ni David ang pinapagawa sa kanyang Diyos na naglingkod sa kanyang henerasyon. Kailangan natin ang mga katulad ni David. Kailangan natin tularan ang mga lingkod ng Diyos na tayo ay naglilingkod anumang henerasyon ng ating kinabibilangan. Ako ay nagpapasalamat sa ating mga millennial na tumutugtog, no? Binibigyan nila ang kanilang panahon ng panalangin, pagsasanay, sa kabila ng sila yung mga nag-aaral, may trabaho. Ito rin ang panahon ng tinatawag na multitask ang mga tao. Noon, pag ikaw ay pastor, nasa church ka lang. Pag ikaw ay manggagawa doon, ka lang sa sana. Ito yung panahon na parang pwede kang pastor, pwede kang may trabaho, pwede kang kahit ano, pwede kang artista, pwede ka rin politiko. So, ito yung panahon. Subalit, ano man itong panahon, kailangan pa rin natin ang kasanayan mula sa Diyos. Sabi po ng Awit 144 verse 1, purihin ang Panginoon na aking batong kanlungan, siya ang nagsasanay sa akin sa pakipaglaban. Ang ating kamay ay kailangan nating sanayin. Ang ating mga daliri ay nangangailangan ng kakayahan upang tayo magtagumpay. At isa sa paglilingkuran nito ay ang Panginoon. Siya ang pinakadakila nating coach. Dapat sinasanay natin ang ating kamay, ating daliri, ang ating kakayahan para paglingkuran ng Diyos. Kaya nga, importante yung mga training. Ito ang panahon na marami mga training ay in-offer. Ito yung panahon na mismo ang mga Bible school o ang mga pagsasanay sa mga iglesia ay nasa loob na ng church. Not compare noon, kailangan mo mag-aral pa sa mga Bible school, sa mga seminary, mag-i-stay ka doon ng ilang taon, pinakamaikling dalawang taon. Pero ngayon, ito ang panahon na ang mga seminaryo ay nasa loob na ng ating tahanan. No? So mag-ita ng social media, pwede ka na makapag-aral. Hindi lamang sa larangan ng pangangaral. Magiging ang test na, maging ang pag-aaral ng mga vocational o anumang klase ng pag-aaral. At ngayon, halos lahat ng pag-aaral nasa loob ng tahanan. Di ba? So mag-ita ng digital platform. So kailangan natin at talo tingin sa salita ng Diyos. Sapagkat ito lamang ang tanging paraan
na ating mga mananampalataya na tayo'y sanayin ang ating mga kamay, ang ating kakayahan, na hahantong sa tumpay, hindi lamang ito tungkol sa tagumpay nating mararanasan, ngunit yung maihahanda tayo sa tunay na tagumpay ng buhay. Kailangan natin ng preparasyon. Dapat natin hilingin sa Diyos na sanayin ang ating mga kamay para sa mga pahibaka. Kung hindi, ano po ang mangyayari sa church? Ito ay magiging isa lamang repository o imbaka, no? Ng mga alaala. Listahan lamang ng mga tagumpay ng mga nakaraang panahon. Dapat po ang tunay na church, ang tunay na mga mananampalataya, anumang panahon, anumang generation, sila'y nagtatagumpay. Amen? Kahit panahon ng pandemya, dapat tayo mga Kristiyano ay mananampalataya. Ang church ay nagiging isa lamang kagalang-galang na museo sa mga nakaraang mga pangyayari. Naging nakaraang tradisyon sa isang dating buhay. At habang nababago ang mundo, mabilis na nagbabago ang mundo, minsan napapag-iwanan po ang church at para bang napahinto na sa paglago. Pero hindi dapat yun ang mangyari. Dapat tayo yung papatuloy sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. At para mapagpatuloy, kailangan natin masanay tayo. Hanapin natin sa ating panahon kung paano natin palaguin ang ating relasyon. Dapat natin palakasin ang ating tiwala sa Diyos. Dapat lalo natin palakasin ang ating pananampalataya. Dapat lalo natin pagigihin ang ating pag-aaral, ang ating pagsasanay. At sa parehong pagkakataon, kailangan natin idagdag ang kumpiyensa. Ang tiwala sa Diyos at tiwala sa iyo bilang mananampalataya na ikaw ay sasamahan ng Panginoon. At meron kang kumpiyensa na ikaw ay magtatagumpay. No? Kailangan natin ang kumpiyensa maging ang kakayahan. Huwag tayong bibitaw, huwag tayong susuko. Kaya natin punlarin ang ating sarili. Nandiyan ang Panginoon, siya nangako sa atin. Hindi ka naiiwan. Hindi ka niya pababayaan. Ano mang henerasyon ang nabibilangan ko, pwedeng ikaw ay maging asin at ilaw. Pwede kang makagawa ng kakaiba. You can make a difference in your generation. Amen? You can be a cutting edge. Pwedeng ikaw ang maging dahilan upang maging masigla at mas maraming tao maligtas sa henerasyon na ating pinagbibilangan.